sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nagudyok sa kanila. Ayun o, yung mga sumulat, inudyokan ng Espiritu Santo upang sabihin ang salita ng Diyos. Makakasigurado po tayo ito. Ano po sa nakasulat na ito? Iba-iba nga lang ng version at translation. Iba-iba. Pero yun din po ang yun pa kasi nagdagdag eh. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Sigurado yan. Ano po, uunawain na lang natin. Papasok tayo dun sa mga sinasabi ng kasulatan. I-apply natin sa ating mga sarili bilang mga Christians. Maging handa tayo. Baka tayo'y malibang. Magaling maglibang ang mundo eh. Di ba? The actual narrative of the parable begins by setting up the metaphor. Jesus is like a bridegroom, ayon, eager and preparing for his wedding. Ano yun? Yung betrot. Humanity is like 10 virgins waiting for the bridegroom, good and bad, to come to the wedding feast. They know he will come at some point in the night, but do not know the exact hour, so they bring lamps with them. This parable demonstrates that humanity is represented by the virgins. Jesus is the bridegroom, and one day he will return. Some people are ready for this return. One important aspect of the parable does not usually receive a lot of attention is that all the virgins became drowsy and sleepy. Yun, tutulog-tulog sa pananampalataya. Ibang nalibang sa mga gawain ng mundo tuwa-tuwa. Yun delikado. May Christian ka. In many ways, this shows that even believers will get caught up in the day-to-day trials and tribulations that can distract them from keeping their eyes on the Lord. Yun yung sinasabi natin, baka malibang. Eh, Kristiyano pa. No? Ang mundo, magaling sinasabi natin, magaling maglilibang yan. Magaling yan tumawag ng atensyon. Nakikita mo na lang sa mga social media platforms, di ba? Madaming like, pagbastos. Pero pagka mga word of God, kukunti ang views. Di ba? Pagka mga na iba na ngayon, dati, makakakita ka mga nakapanty babae, papasok ka sa bar. Ngayon, sa TikTok, walang bra. Gusto-gusto ng tao yun. Diba? Nag-uudyok yun ang tinatawag na away sa bahay. Pag nakita ka ng misis mo, di away yun. Di ka nanonood ganyan. Diba? Di yun, magkaling maglilibang. Diba, nililibang? Binabasa na ng tao lagi niyang hawak cellphone ito. Hindi na niya nababasa. Eh, meron man itang apps ko. Eh, may apps nga sa Bible. Di natin sa cellphone, nababasa mo ka. Puro limang na limang tayo sa chismisa. Number one ginagamit niyang messenger niya sa mga chismisa. Diba? FB. Mga post-post na mga hindi man dapat i-post. Diba ba? Malilibang. Baka tayong malibang. Yan ang sinasabi. People will be born and die waiting believers and unbelievers align as subject to passage of time and the affect and the effects of the world. Ang aral ng talinghaga ng sampung dalaga ay dapat tayong magbantay, maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus at ang mga kabutihang hinihingi sa atin ng Diyos. Ano yun? Idagdag sa pananampalataya, kaalaman, pagtitiis, dami. Perseverance, iba nakalagay doon. Pag-ibig, brotherly love, iba nakalagay doon. Bilang mga magigiting na Kristiyano sa ating Kristiyanong pamumuhay. Huwag nating kalilimutan na ang misyon natin sa buhay ay hindi natatapos dito sa panlupang pamumuhay. Tayo ay nais talagang tumungo sa langit upang magmana at makapiling ang Ama, ang banal na Espiritu at ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. Marami nagsasabi, yun daw Messenger, Facebook, TikTok at kung ano-ano pang mga platforms na yan, pinasok na rin daw ng religion. Pwede mo bang hindi pasukin yan kung mag-share ka ng salita ng Diyos? Siyempre, papasukin mo yan. Parang ang gusto nila, alisin ang religion, mga KJ yan. Control ng control sa tao yan, mga ayon yan ng mga marurumi, ng mga bad. Parang ganun ang gustong mangyari. Meron kasi isang mga nagkaroon, alisin daw yung sa religion. Kasi gusto ng tao, puro bastos. Makukurap ngayon yung isip, dadami ngayon ng manyak. Tataas ang krimen. Diba ganun mangyayari?
ginagamit nyo sa mga guluhang paggamit. Ang kahandaan at pagtityaga, ang mga aral na ibinibigay sa atin ng talinghagang ito ay dapat palaging isinasabuhay ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya. Paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagtulong sa mahihirap at pagiging misyonero sa tahanan man o sa ibang lugar. Yun, nagkadala ka ng message sa bahay. O mga anak ko, magsisamba kayo. Paggagala tayo, tuwan-tuwa kayo kung saan tayo gagala. Pag magsisimba, iniwanan nyo ako mag-isa. Na, pati sa tahanan, nandun yung pag-missionero. O sa ibang lugar. Higit sa lahat, kailangan handa rin tayo. Pagdating ni Jesus, ganito ang mga ipinahayag ng talinghagang ito sa Mateo 25:1-13. Sa iba pang talata, ang sabi sa 1 Tesalonica 5:1, datapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. How about the times and seasons, brothers? We do not need to write to you. Hindi na kailangan. Sapagkat kayo rin ang lupos na nakakaalam. Yung mga Kristiyano, ano yung nalalaman natin? Na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon, gaya ng magnanakaw sa gabi. So dahil nga alam natin na darating siya na parang magnanakaw, ang sabi, ano ang pinararating sa atin? Lagi tayong magiging handa. Hindi kagaya nito, walang pakialam, hindi handa. Masurpresa kung masusurpresa. Para ganun. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Alam na natin yun. Itinuro na sa atin sa Bible yun na darating na gaya ng thief. Pero walang oras, walang date. Kaya huwag kayong maniniwala po kung maka-encounter kayo niyan. Huwag kayong maniniwala. Marami yan. Mga umover ng basa sa banal na kasulatan. So ito yung ipinararating ko sa atin sa umagang ito. Mapagbulay-bulay sana natin. Ano, ang araw ng Panginoon, darating yan. Sinasabi sa kasulatan, pag narinig natin yung kakaibang tunog, parang magbubukas yung langit, hindi pa yun narinig kahit kailan ang ating mga tenga. Ano po? Kaya doon pa lang sa tunog, kikilabutan ka na. Kakaibang tunog to. Anong pinakikita lang? The day of the Lord. Maghuhukuman Diyos, kaya babalik, pag-iwahiwalayin niyang masasama at ang mabubuti. Hindi pareho tayong destinasyon. May paghihiwalay na mangyayari. Minsan lang tayo magiging tao. Pagkatapos nito, espiritu na. Ano, yun nga yung sa langit na pinakita natin sa Revelation, kasama ang Diyos. Abang ang iba naman ay parurusahan, pararamdam ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Ang kanilang ginawa na paglapastangan at hindi pagkilala o pag-ignore sa anak ng Diyos na ating Panginoong Yesus. Napakagandang mga paksa. Ano po? At dalawang linggo na lang ang natin. Nahanap pa tayo ng iba pang mga parable na ito. Sana sa bawat pagbubukas ng mga talinghaga, natututo po tayo sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay bilang Kristiyano. Mahirap. Ano po? Mahirap maging Kristiyano. Pero titingnan pa ba natin yung sasabihin ng iba? O mas magandang alalahanin natin yung kaligtasang iniaalok ng Diyos para tayo mabuhay ng payapa at matahimik sa mundo nito. Habang nagpapakabuti ka, maraming sinasabi ang iba. Na-experience na po namin yan. Pag nagsalita ka ng matindi-tindi, grabe daw mga panakit. Eh, nabasa mo naman. Hindi ba eh ka po pwedeng irespeto na lang? Paano may irespeto kung mali? Eh di hindi lalabas yung katotohanan. Dahil doon sa mali, natapunan ngayon yung katotohanan. Kaya nga ngayon nandiyan eh. Para sabihin nyo yun, totoo.